Guys. Welcome to my channel. Itong si Arlene, ready na for Miss Grand International. Hindi naman. Ay, ano doon? Marami nagkasabi na malaki nga may tutulong ni Arlene para lalo pang makilala at talagang pag-usapan na Miss Grand International dahil isa nga siya sa paborito ni Mr. Nawat at ngayon nga ay simula ng pinag-uusapan ng Miss Grand International dahil din sa tulong ni Arlene. Pag pinatagal ko pa, baka makalimutan ko na lahat ng training ko nung binibini, di ba? Sobrang patayan talaga nung binibini. So, hindi na namin papatagalin ni Sir Wilbert. Sana, kung walang mga... Yun nga, ito na nga ang problema. Medyo may ano lang tayo, may delay bang onte? Marami na ba Naka-announce pa lang nila, so parang hindi pa yata. May konting problema lang. Kaya baka ma-delay or... Parang first and up ka pa din. So, kasali yun sa mga problema natin ngayon. At pinag-uusapan pa. Pero kami ni Sir Wilbert is sobrang decided na talaga kaming sumali. Dahil yun yung ano talaga namin goal eh, di ba? Yun yung gusto namin makuha. Pero hindi namin nagawa. Baka this is the right time. At yun nga po, tuloy-tuloy na talaga ang pagsali ni Arlene sa Miss Grand International at talaga namang ready na sila ni Sir Wilbert. Updated naman ako sa aking social medias always. Tsaka i-update ko talaga kayo, parang mas kailangan ko muna kayo sabihan compare sa iba. Kasi kayo yung nandyan talaga para mag-announce sa buong Pilipinas. Yung mga may pakialam lang sa atin. Parang franchise? Opo. Ang magandang dilag, malapit na ho. Sobrang happy ako kasi sumasabay yung ongoing kong first lead role ko po yun. Kaya sana abangan nyo rin. Pero sure po ako na hindi maapektuhan ng Miss Grand yung aking first lead role. At saka nakafocus muna ako doon. Pero patapos na kasi kaya parang... Papunta na tayo sa exciting part. Nag-start na rin ako mag-diet, pero kanina parang nakalimutan ko. Grabe pinayat. Di ba from 22 ako nung binibini, nag 27, 28 ulit yung waistline ko. Ngayon bumabalik na ulit siya. Nasa 24 na ulit tayo. Siguro kung 22 ako nung binibini, gawin natin 20 na lang. Early, tanong ko lang, anong meron sa Miss Grand Philippines na palagi mo siyang binabalikan? Anong meron sa pageant na yun na talagang gustong-gusto mo talaga sumali na hindi ka na magpakali? Diba nga, dati hindi ko talaga alam. Yung mga, dati talaga hindi ko alam kung sino si Nawat, kung sino yung mga uncle-uncle na yan, kung ano yung MG, ay yung spelling talaga EMG, tapos I. Ganun yung spelling eh. So ako, si search ako. Si Sir Wilbert lang talaga nagpamulat sa akin ng ano yun, ng salitang pageant ulit eh. Kasi parang sa akin, hindi ako para dun. Kita nyo naman, di ba? So, tinry ko naman yung best ko. So, ngayon, kung bakit gigil na gigil ako, kasi yun yung gusto ni Sir Wilbert na alam kong ikakabuti ko. At kagaya nung nakinig ako sa kanya na sumali ako ng binibini, mas napabuti po yung buhay ko, yung show ko, and everything. Ayan. Kaya, tsaka yung respect nga nung tao, na mas nadagdagan ako kumpara dati. Parang dati kasi, uy, ipod, ano, musta, budol. Ganun lang ako tawagin. Ngayon, nakaka-proud sabihin na tinatawag na ako Miss Arlene kasi parang tinuturing nila ako talaga as a beauty queen na and na first runner up kahit sabihin natin first runner up lang ako, wala akong crown. Yung respect na nakuha ko sa ibang tao, sobrang sarap sa feeling. Ayun yung pinaka naging isa sa mga crown ko. Salamat sa pageant industry, lahat talaga ng sumusuporta sa akin dahil nadagdagan mo ako ng sobra-sobra nung sumali ako ng binibini. Maraming salamat po sa inyo. Sana hindi matapos yung pagsuporta nyo sa akin sa binibini dahil tutuloy pa rin po tayo sa mga susunod pang mga laban. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Ayan po, napanood na rin natin ang magandang dilag at ganun din, papanood din natin ang life story again ni Arlene sa magpakilanman dito po sa GMA. Kaya subaybayan po natin ito. At muli po, thanks for watching. Please like, share, and subscribe. To God be the glory. Bye now.